Nangako ni Lexi na hindi na siya maghabol kay Brian. Kung hindi siya nito mapagkakatiwalaan, walang patutunguhan ang relasyon nila. Sariwa pa sa isip niya ang pangingsulto nito sa kanya sa harap ni Stephen. Pagkahatid niya sa kaibigan sa airport, ay nakipagkita siya kay Patty. Inilahad niya rito ang nangyari sa kanila ng nobyo. Nagngingit-ngit ito kay Brian pero wala naman itong magawa dahil pinagsabihan niya ito na huwag makialam sa kanilang gusot. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang makaramdam siya ng pagduduwal. Mabilis siyang tumakbo papunta sa restroom at sinundan naman siya ng nag-aalalang kaibigan. Na food poison yata ako, Patty. Ilang araw na akong ganito eh. Ano kayong bakterya ito at ang tagal ng incubation period? Sabi niya matapos maghilamos. Masama ang kutob ni Patty. Hindi ito nakasagot sa haka-haka niya. Nag-isip ito ng matagal at nagbilang sa daliri. Lexi, when was your last period? Nagkibit balikat siya. I don't remember. Irregular naman ang dalaw ko eh. So it doesn't really matter. Kinahapunan sa kapipilit nito ay kaharap na nila ang OB-GYN sa Medical City. 4 weeks pregnant si Lexi. Hanggang sa makarating sa sasakyan ay tulala pa rin siya. I need to go home and talk to my father, Patty. I don't know what to do. How can I tell him that I'm pregnant? And the father of the baby thinks I'm a two-timing whore. Inakay siya nito papunta sa kotse. Wala ka sa kondisyong magmaneho. I'll drive you home. Ipapakuha ko na lang sa driver niyo bukas ang sasakyan mo. Parang robot na sunod-sunuran lang si Lexi sa kaibigan niya. Hindi pa rin nawawala ang shock sa sinabi ng doktor. Tila natauhan siya nang makita niyang hindi sa bahay nila tumigil ang sasakyan. She looked pleadingly at her friend. No, Patty, please. I can't do this right now. You weren't there the last time na nagkaharap kami ni Brian. Until now, every insult he heard at me is still clearly imprinted in my mind. Parang wala itong narinig. Binuksan nito ang passenger door at tinulungan siyang umibis mula sa kotse. Nagbabasa si Brian ng Fortune magazine habang kumakain nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. Lumabas ang katulong para tingnan kung sino ang dumating. At pagpasok nito ay kasunod na ang magkaibigan. Wala nang galit sa mukha ng binata. Wala ring interes na tiningnan niya si Lexi habang papalapit ito sa kanya at akay ni Patty. Can we talk? Pilit na nilalakasan ng dalaga ang loob. I thought we're done talking. Hindi pa ba maliwanag sa'yo na tapos na tayo, Lexi? Tanong niya na hindi man lamang tumayo mula sa pagkakaupo. Huwag kang anghangal, Brian! She has something important to tell you! Mataas ang boses na sabad ni Patty. Nakikiusap ang tingin ni Lexi sa kaibigan, kaya hindi na nito dinugtungan pa kung ano man ang plano pa nitong sabihin. Akala ko ba matapang ka, Lexi? How come you always bring reinforcement with you? Nanunuyang tanong ng lalaki. Please, Brian, let's just talk in private. After you listen to what I have to say, aalis na ako agad. Pakiusap ng dating katipan, subalit binaliwala niya yon. Whatever it is na idadagdag mo sa kasinungalingan na sinabi ng lalaki mo, sabihin mo na ngayon. I don't have to hear it in private. Malamig na tugon niya. Napatingin ang dalaga sa paligid. Nasa likuran pa rin ito ang kaibigan. Wala na siyang nagawa kundi sabihin kay Brian ang kondisyon niya. Kahit na natatakot, ipahiya siya nito sa harap ni Patty. I'm 4 weeks pregnant. Halos hindi na marinig na pahayag niya. Narinig na lang niya ang malakas na pag-urong ng upuan. Nakita niya ang lalaki na itinapon sa lamesa ang table napkin at malalaki ang hakbang na lumapit sa kanya. If you honestly believe na aakuin ko yan, sobrang hangal naman ang tingin mo sa akin, Lexi. How can you be so sure na akong tatay niyan? O baka naman tinanggihan ka ng kanon na kaibigan mo, kaya akong pipikutin mo? Magsasalita dapat si Patty para ipagtanggol ang kaibigan. Pero hindi pala nito kailangang gawin yon. He had gone too far. Bumaling ang mukha ni Brian sa lakas ng sampal ni Lexi. Mahapdi na ang kaniyang mga mata dahil sa luhang namumuo. But she promised herself she would shed a tear for this man. Not anymore.
That's for the insult na lagi mo sinasabi sa akin. This is the last time you ever going to hit me. Bebelo pa sana siya ng isa pang sampal. Pero mabilis nitong nahawakan ang pupulsuhan niya. How dare you? He hiss. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya at halos bumaon na ang mga daliri nito sa kanyang balikat. Patty pried his fingers from Lexi's wrist and tried her best to push him away. Nabitawan ni Brian ang kamay ng dating katipan. Patty, if you know what's best for your pregnant friend, you'll get her out of my sight. Malamig na sabi nito habang naglalagablab ang mga mata sa galit. Yun na ang huling pagkikita ng dalawang taong napamahal sa isa't isa. Ngunit naghiwalay dahil sa maling akala. Inuwi ni Patty ang kaibigan sa bahay ng mga Diaz. Nakapagpasya na si Lexi na ipagtapat sa kanyang ama ang mga pangyayari. Hinintay niya ang pag-uwi nito mula kung saan man ito nagpunta. Subalit hanggang sa nakatulog siya ay wala pa rin ito. Hating gabi na nang nagising siya at nahirapang makatulog ulit. Bumaba siya sa kusina para magtimpla ng mainit na gatas. Pabalik na sana siya sa kwarto niya nang may marinig siyang tinig mula sa pinto na isasara. Kinakabahan siya at napaatras dahil baka may nakapasok na magnanakaw. Mukhang may lover's quarrel ang mga anak natin, amigo. Sabi ng bellman sa condo unit ni Lexi, isang linggo na raw hindi dumadalaw si Brian sa anak ko. Boses yun ng kanyang papa. Narinig niya ang tawa ng ama ni Brian. Nakakapagtaka ang dalawang yan, pare. Hanggang ngayon ba naman, hindi pa rin sila nagsasabi sa atin na may namumuuna palang relasyon sa pagitan nila? Komento nito. Narinig ni Lexi na nagbabasta mula sa bar ng inumin si Diego para sa kaibigan. Matatagalan pa siguro bago sila umamin. Hindi aamin ang pagkatalo sa akin si Lexi. Binigyan ko siya ng kondisyon na 1 year muna niyang kilalanin si Brian. Ngayon kung hindi niya magustuhan ang anak mo, sinabi kong malaya na siyang gawin ang gusto niya. Sumimsim ito ng alak bago muling nagsalita. Naaaliw na nakinig si Bob sa kwento nito. Mukhang palaban ang makakatuluyan ng anak nitong lalaki. Tinakot pa niya ako na babalik siya sa States, kaya tinakot ko rin siya. Narinig ng dalaga ang malutong na tawa ng kaniyang ama. Inatake ako sa harap niya at may props pang tiktak na candy. Malaki ang utang na loob ko, kinaman ang Lydia at Jaime. Ibig mong sabihin, pare, all this time palabas lang yun? Wala kang sakit? Namangha si Bob sa narinig. Nag-flex pa ng muscles ang papa ni Lexi. Strong as an ox, pare. Hindi na narinig pa ng dalaga ang iba pang pinag-usapan ng dalawang matandang lalaki dahil nagtungo na siya sa laundry area at doon nagkulong. Ang kanyang ama pala ang dahilan ng lahat ng paghihirap niya. Ang laging sinasabi nito sa kanya, he only wanted what was best for her. Pero sa pakikialam nito ay hindi nito alam kung anong sakit ang sinasapit niya. Parang sasabog na ang kalooban niya sa sama ng loob. Kabi-kabila ang pasakit na nararanasan niya. Naaawa rin siya sa sanggol na nasa tiyan niya. Lalaki itong walang ama at problemado pa ngayon ang ina nito. Kinabukasan, isang sulat para sa ama ang nakita ni Manang Lydia sa kwarto niya. Nanlumo si Diego. Iniwan na ito ng anak dahil sa ginawa nitong panluloko. Ni hindi niya ipinaalam kung saan siya pupunta. Samantala, ng mga sandaling yun, ay papalipad na ang eroplano na magdadala kay Lexi sa Hong Kong. Titigil siya ng ilang araw doon at muling sasakay ng eroplano papuntang San Francisco, USA, kung saan naroon ang kaibigang si Stephen para sa book signing tour nito. Halos 2 taon na ang nakalipas, ngunit paminsan-minsan ay naaalala pa rin ni Brian ang dating nobya. Sinusubukan niyang makipagrelasyon sa ibang babae pero hindi niya magawa. Muli niyang binalikan ang huling araw ng pagkikita nila. Nakita niya ang hinanakit sa mukha ni Lexi at ang galit nito sa kanya. Pinilit niya ang sarili na muling mag-concentrate sa binabasa niya. Subalit pagkatapos ng 5 minutong pagbabasa, sa parehong linya, ay inis na iniit siya niya sa gilid ng kama ang magazine. Binuksan niya ang TV na walang particular channel in mind na panonoorin.
Saka pipindot sa up and down buttons ng remote control, ay napunta ang palabas sa show ni David Letterman. Ang guest ay isang author ng libro na ang title ay Happy and Gay. Nawala kaagad ang interes niya at inilipat na sana niya ang channel nang makita ang mukha ng guest. Napakunot-noo siya. There's something vaguely familiar about this guy. Stephen, this is quite an interesting title for a book. Tell us what your book is all about. Udyok ng host. Nakinig siya sa paliwanag ng may akda. Maya-maya ay napatayo siya mula sa kinauupuan. Oh my God! Napasabunot pa siya sa buhok dahil sa galit sa sarili. Ilang red light ang nilampasan ni Brian habang nagmamaneho patungo sa bahay ni Patty. No wonder palagi niyang naaalala ang huli nilang confrontation na Lexi. After 2 long years, nalaman din niya ang totoo. He hated himself for being blinded by anger. She was pregnant with his child, and he not only turned away from her, he practically dragged her out of his house. He wanted to bang his head on the steering wheel dahil sa kahangalan niya. Nagkwenta siya, and to his remorse, kung 4 weeks pregnant si Lexi noong pumunta sa bahay niya, ibig sabihin ay na-conceive ang bata the first time they made love. Hindi siya pwedeng magkamali dahil hindi niya makakalimutan ang araw na yun. Halos gibain niya ang pinto ng condo unit ni Patty dahil sa malakas niyang pagkatok. Nang bumukas yun ay naningkit ang mga mata ng babae nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Nakapamaywang at salubong ang mga kilay na usisa nito. Hindi niya pinansin ang hostile na pakikitungo nito. Bati, nasan si Lexi? Mahinahon ang tinig na tanong niya. I'll die first bago mo malaman, Brian. You have some nerve? Para harapin siya after 2 years? She has gone through hell dahil sa'yo. Galit na sagot nito. Ni hindi na ito nagpaka-plastic para papasukin ng kaharap. Listen to me, Patty. Alam ko na kung anong totoo about Stephen. May anak kami ni Lexi. The child needs a father. If you're a real friend, hahayaan mo na mabuo ang pamilya namin. Desperadong sabi niya. Walang nagbago sa ekspresyon ng mukha ni Patty. Pinag-isipan nitong maigi ang mga sumunod na sasabihin. Simula nang dumating sa buhay ng kaibigan si Brian, ay hindi na nito mabilang kung ilang beses umiyak si Lexi dahil sa binata. She made up her mind. She knew all too well what was the best for her friend. Congratulations! Finally, pumasok na rin sa kokote mong totoo. I'm a real friend. Alam ko kung paano mo sinaktan si Lexi. She's too good for you. Hindi ka na niya kailangan. As for your child, pinalaglag ni Lexi ang bata nung pumunta siya sa States. Don't look so shocked, Brian. Dinuro siya nito. You made her do it. Pagsisinungaling nito, sabay balabag ng pinto sa mukha ng natulalang lalaki. Naked pain slashed to his face. Paano nagawa ni Lexi na gawin yun sa bata? How could you blame her? Sumbat ng kaniyang konsensya. Tama si Patty. He forced her to do it. Mabibigat ang paa na bumalik siya sa kotse niya. He slumped on the wheel and his bored shoulder shook as he wept for his unborn child. In USA. Stephen, how many times do I have to remind you that I gave you a spare key so you don't have to bother me when you come here? I don't have a butler, you know? Naiiritang sabi ni Lexi habang binubuksan ng pinto. Ang isang kamay niya ay may hawak na sandok. Nanigas siya nang makita niya na hindi ang kaibigan niya ang nasa labas ng pinto. Nang makabawi sa kabiglaan, ay tinangka niyang isara ang pinto. Pero mas malakas si Brian. At naiharang nito ang katawan kaya hindi niya yun naisara. Hey, you could cook. Is it edible? Tanong nito habang nakatingin sa sandok na hawak niya. How dare you come in here making a joke as if you haven't done despicable things to me? Malamig ang tinig na tugon niya. Did you have a long look at your tally sheet and found out na kulang pa ang kota mo ng pananakit sa akin? So you've come all the way here from Manila just to satisfy your sadistic urge? Get out of here before I call the police! Bahagya itong napaurong dahil sa mga sinabi niya. Pero alam nitong wala itong karapatan ni katiting na masaktan
dahil kulang pa yung kabayaran sa pinagdadaanan ng dalaga. Staring into her stormy eyes, Brian realized more than ever how much he loved the strong and courageous woman in front of him. Pagkatapos ng mga paghihirap na dinanas nito dahil sa kanya, it appeared that she had moved on. He looked longingly at her beautiful face and couldn't find the words to assuage her anger. Dahil sa malamig nitong pakikitungo, alam niyang mahinanakit pa rin ito sa kanya. Kahit na nakapusod lang ang buhok nito na nakaladlad pa ang ibang tendrils, nakasuot ng denim cut-off shirt paired with a tank top and a loosely tied apron around her waist, her face was still a lovely sight to behold. Nakita niyang tumalikod si Lexi na tila kukunin ang telepono. With the obvious intent of making good her threat to call the police, he grabbed her arm and forced her to turn around. Lexi, please forgive me. Hindi na siya nagdalawang isip na lumuhod at yumakap sa baywang ng dating nobya. Please, sabihin mo sa akin na hindi pa huli ang lahat. Alam kong hindi na maibabalik ng sorry ko ang buhay ng baby natin. If you'll take me back, well, make more babies than you could imagine. Kung pwede ko lang alisin ang sakit na naramdaman mo dahil sa pagpapalaglag sa bata nang mag-isa ka lang, I would. Gustong maiyak na matawa ni Lexi sa pinagsasasabi ng binata, pati ang ginagawa nito. Sa kabila ng ipinapakita niyang malamig na pakikiharap, ay mahal pa rin niya ito. For the past 2 years, she secretly dreamed this day would come. Pero ngayong nasa harap na niya ang dating kasintahan, ay hindi pa rin yata niya kayang mapatawad ito. How did you find me? Lagot talaga sa akin yung si Patty kapag nagkita kami. No, it wasn't Patty. It wasn't so easy to find you. But true, Stephen, nahanap din kita. Hindi siya makapaniwala sa narinig. So, si Stephen pala ang culprit? Makikita ng baklang yan. You can't blame him, Lexi. Ayaw naman niya talagang ituro ka. But he was left with no choice but to tell me where you are. Hindi lubos maisip ni Lexi kung ano ang maaaring ginawa ng binata para matakot si Stephen. Curiosity won. Pansamantala niyang nakalimutan ang galit niya kay Brian. How could he not have a choice? Skeptical na tanong niya. He's taller and more bulky than you are. Lexi, when a man is squeezing your throat and you know that your muscles are just for show, you won't hesitate to give him what he wants, he replied dryly. She gave in. Her love for him was much more than her hatred. After all, he came searching for her albeit 2 years late. Natigilan siya nang marinig niya ang iyak ng bata sa baby monitor na nakapatong sa breakfast table. Tinanggal niya ang mga braso ni Brian na nakapulupot sa baywang niya at tinakbo ang kwarto. He slowly followed her and was stunned by what he saw. There, on Lexi's arms, was a 1-year-old boy who was a spitting image of himself. Parang tinunaw na yelo ang puso ng babae nang makita niya ang luhang tumulo mula sa mga mata ng binata nang makita nito ang anak nila. I don't know what to say, Lexi. Niyakap nito ng pagkahigpit-higpit ang mag-ina. Inakala niya na talagang nawala ang kanilang anak dahil sa sinabi ni Patty na ipinalaglag ni Lexi ang bata. Hindi pala totoo. Gusto lamang siyang konsensyahin ng babae. The woman he loved kept their baby in her womb until she gave birth. Nakakalungkot isipin na wala siya sa tabi nito ng mga anak. Brian, baka mapilayan si Bill, paalala ni Lexi habang ang sariling luha ay tumutulo na rin. Tinitigan niya ito ng matagal. Ipinangalan ng babae ang anak nila sa lalaking kumupkup sa kanya. At minahal siya na parang tunay na anak. Oh honey, I love you so much. Muli niya itong hinila papalapit sa kanya at hinalikan ng madiin sa labi. He let his kiss tell her how sorry he was for hurting her. How tormented he was when he found out the truth and how much he regretted forcing her to lose their baby. I guess all's well that ends well, ha? Huh? Sabay silang napatingin sa pinanggalingan ng tinig. Nakangiti si Stephen habang lumalakad papalapit sa kanila.
Kumikinang ang mga mata nito na pinapanood ang pamilya sa harapan nito. I can't thank you enough, Stephen, for taking care of them. I'm sorry. How's your throat? Brian asked sheepishly. Kinuha nito mula kay Lexi ang kanilang anak at masuyong kinarga. She tenderly laid her hand on Friend's cheek and looked solemnly in his eyes. Thank you so much for everything you've done for me. You're a good friend, Stephen. Thank you for not retaliating when Brian grabbed your throat, she said, smiling. Hey, that's okay. I know how much you still love him, and I saw how desperate he is to find you and make things right between the two of you. Nakita ng dalaga ang puzzled look sa mukha ni Brian na parang nagtatanong kung paanong magre-retaliate ang isang binabaing katulad ni Stephen. She answered his silent question. Brian, contrary to what you believe, Stephen has good use for his muscles. His boyfriend is a martial arts instructor and he taught him well. You've got to be kidding me. You mean he could have broken every bone in my body had he fought back? Gulat na saad nito. Stephen raised his eyebrows and said simply, Yep, nagtawanan silang tatlo. So, that being said, Brian, if you don't do what you've actually come here to do, I just might break your bones. May pagbabantang tura ng bakla. Get on with it, pal. May pasasalamat ng nginitian nito ni Brian at ipinakarga rito ang anak. He went down on his knees and looked at Lexi's surprised face. Inilabas nito mula sa bulsa ng pants nito ang singsing na 2 taon nitong tinago. Lexi, this is 2 years overdue. But will you marry me? Buong pagmamahal na tinignan niya ito at nginitian ng makahulugan. On one condition. Anything, Brian said eagerly. You have to tell me, what's the second rule of commitment? He burst out laughing and said triumphantly. Trust the woman you love with all your heart. Without waiting for her reply, he slipped the ring on her finger. Ngayon ay engaged na ang dalawa. Masayang-masaya si Lexi dahil sa wakas ay buo na ang kanyang pamilya. Gayun din naman si Brian. Lubos ang pagpapasalamat niya kay Lexi dahil sa kapatawarang ibinigay nito sa kanya. Pag-uwi nila sa Pilipinas ay agad nilang ibinalita sa mga magulang ang kanilang napagkasunduan. Magpapakasal sila sa lalo't madaling panahon. Hindi maipintang saya sa mukha ng magkumparing sina Bob at Diego. Hindi akalain ni Diego'ng magiging successful ang kanyang plano. Gayunpaman ay masaya sila ng kanyang amigo habang nilalaro ang kanilang apong si Bill. Amigo, ikaw nga munang magbuhat dito sa apo natin at talaga namang nananakit ata ang aking balakang. Si Papa talaga? Nagkatawanan silang lahat. Makalipas ang 4 buwan ay idinaos na ang kasal nila Lexi at Brian. Siyempre, hindi mawawala sa abay nila sina Patty at Stephen. And of course, the one and only son nilang si Bill na cute sa suot na formal habang hawak nitong singsing na magiging simbolo ng kanilang pag-iisang dibdib. Masaya ang lahat habang ipinagdiriwang ang araw ng kasal nila. Tiwala, pagmamahal, respeto, pagpapakumbaba. Ito ang aral sa istoryang ito. Sa isang relasyon, hindi lang pagmamahal ang mahalaga. Kailangan may kasamang tiwala at pag-unawa. Ang tiwala ng partner mo ay dapat mong ingatan sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. Dahil kung mawawala ang tiwala sa isang tao, kahit pakitaan mo pa ng bait, parang mahirap nang maibalik. Ang tiwala ay isang simpleng salita lamang pero mahirap ibalik kapag nasira na. Kapag nagsinungaling ka, aanhin pang tiwala kung bawat hinala ay laging tumatama. Kaya para sa lahat, lalo na sa mga taong umiibig o nasa isang relasyon, maging honest tayo sa partner natin. Ingatan natin ang relasyong meron tayo dahil nasa huli ang pagsisisi. Tandaan, walang sikretong hindi nabubunyag. Magsabi tayo ng totoo kahit magalit man sila. At least,
lahat ng sasabihin natin ay paniniwalaan pa din. Kung nagkamali ka, say sorry. Hindi naman mahirap gawin yun, di ba? Mas mahirap yung ipilit mong itanggi ang pagkakamaling nagawa mo. Dahil tinatanong ka lang niya para tingnan kung magsasabi ka ng totoo. Dahil bago pa man niya gawin yun, alam na niya ang lahat ng ito. Always remember, hindi natutumbasan ng kahit na anong bagay ang tiwala, respeto at pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang love story ni na Brian at Lexi na pinamagatang Rules of Commitment. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa storyang ito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli ninyong subaybayan ang mga susunod pang love story na aming ihahandog sa inyo. Maraming salamat po and God bless you all. Love, My Views TV.